tapos din ang National Day Party namin. And yun, sobrang saya, sayawan. And naging center of attraction kami ng mga tao doon. So pagpasok namin, akala nila na ano, mag-performer kami. So yun, pinasuot lang kami. Pinatahian talaga kami ng amo namin, guys. Pinatahi talaga yun sa amin. So ganun naman talaga sila. Bili mo ano, maibang dito. Talagang lahat kami pinaprepare nila ng mga dami. So like this time, October 7, may wedding naman kami atin. So lahat kami ng mga gamit. So excited naman kami sa event na yun kasi gagamitin siya sa amin. 4 seasons hotel. So water party na naman tayo. So yun, sobrang saya lang. Sobrang thankful kami sa mga amo namin kasi amo namin sa ang kanto sila. So lahat ng mga kapatid, pinsan, lahat kami mga katulong. Yun. Lahat kami nabilhan. Tapos pare-pareho kami like sa uniform dito. May labing isang piraso kami. So lahat kami nang sumagistic kami. So yung ginagawa namin, pareho kami ng uniform. Kasi pag nagkita-kita kami, pareho kami. Tapos nagagalit kasi sila pag hindi kayo kakarino. So dapat one team kami lahat dito. So we are 35 here. So sa isang bahay, isa lang ang ayaw. Tapos ang katulong niya is 13 kabuok. 13 sila lahat. So yun, masaya na rin. Sobrang nakapag-aid lang ng family na ito. Shout out sa mga employer dyan, sa family nila. They are so blessed for having you. And you are so blessed also for having us. Charot. Vice versa. So, ganyan naman talaga, guys. As OFW, lalo na sa mga baguhan. As sa mga nagpaplano pa na mag-trabaho abroad. Ang pinaka-first mo na i-win is yung heart ng amo mo. Kasi pag na-win mo yung heart ng amo mo, madali na lang yun to follow na lang yun. So, paano mo din mawiling yung heart ng amo mo? So, syempre, magiging nasipag ka rin. Kaya lang yung mga magiging nasipag rin. And, kumbaga, lahat ng trabaho, gawin mo yung may pagmamahal sa puso. At isipin mo rin, hindi mo lang ginagawa para sa, para lang ang trust. Hindi ginagawa mo yun para kay Lord. Kasi, after all, guys, God touches the heart of everyone. So, kung may mga desire tayo o yung bawa na hindi natin gusto yung ugali ng amo natin. So, yun, huwag na natin ipagkalat na ganito ka rin siya. Hindi, ang pinaka-the best way is pag-pray natin kay Lord. Kasi after all, si Lord yun talaga ang magpatak sa iyo. So, kahit pa sabihin natin na hindi nagbabago yan tayo, nagbabago yan tayo. Nagbabago yan. So, sa mga, may mga amo dyan na medyo kuripo, kuripo ka rin. Pag hindi ipagkalat na ganun siya, ano, hindi na ganun ay pagdasal, ipagdasal, ipagdasal mo guys. Kasi naniniwala naman talaga ako that prayer changes things. So yung prayers talaga, so as OFW, yun yung pinakalipa natin. As yung prayers natin, yung relationship natin kay Lord. So yun ang pinaka-important. Just like, sabi sa parents at sa anak, di ba? Pag mga gusto tayo, nagiging mabait tayo sa nanay natin, sa magulang natin. So, ganun din yun. So, as OFW, ang ibibuild natin is relationship between sa ating employer at sa'yo. So, yun. Ganun lang naman talaga ang buhay eh. Na, minsan, sabi nila, swerte-swerte lang daw yung pag-abroad. Hindi naman siya sa swerte. Swerte, ganun ba yun? Pero, by blessing yun eh. Blessed ka in a way na nagkaroon ka ng amo na mabait. May mga amo din naman na ano mga tawag dyan. Excuse me. So yun lang, kailangan lang natin na magsipag kahit especially nagtatrabaho tayo pa kahit wala yung amo kasi nararamdaman at nakikita din nila yan eh. So yun na kami, ako, so magta 10 years na ako sa aking amo by this June. So yung relationship namin parang nanay ko na din yun kasi sobrang bait talaga ng amo ko, guys. Napakahirap na iwanan eh. Pero may mga kanya-kanya tayong buhay. So
hindi naman tayo forever dito sa abroad. So habang andito tayo, cherish nating moments, yung mga memories, kasi pag nasa kanya-kanyang mga ano na tayo sa Pilipinas, okay, hindi na, may mga kasama natin na hindi na natin makikita, at least natatreasure natin yung mga magagandang memories. So we will build good memories sa ating pag-a-abroad and sa ating mga amo, kasi alam mo yung amo ko, may mga katulong siya na nag-for good na. And in times na nangangailangan sila sa Pinas, isang sabi lang yan, binibigyan niya ng amo. So, kailangan natin ng relationship and mag-exit tayo ng maganda ang loob sa isa't isa. Kung halimbawa na tapusin natin yung kontrata, ganun. So, yun siya guys, na ganun lang naman ang buhay. Kailangan lang natin tiyaga. And yun. Yun siya. So, magiging ano lang tayo, magiging confident. Gawin natin na may kasiyahan sa puso ang bawat ginagawa natin dito, especially sa abroad. So, yun siya. Maraming salamat po sa pag-support ng aking channel, guys. Thank you so much. I really appreciate it. Sa lahat ng mga kulabs, mga team, kay Ma'am Charm, sa kanyang channel na Sweetness Charm, sa VIP Sulong. So maraming salamat sa United Team United, headed by Ma'am Angelita, and sa aking TFG team, so headed by Ma'am Roda and Pinoy Gigi Vlog. So yun, and sa aking Team Academy, headed by Ma'am Dailin. So maraming salamat po sa lahat. So nagto 2 years na ata ang aking channel. Maraming salamat sa lahat. Patuloy niyong suporta sa akin. And sa mga hindi pa po naka-subscribe, please subscribe. Isel's Diary po. Mag-iwan na po kayo ng baka. So, yun lang po. Maraming salamat. Have a nice day.